happy Wednesday sa inyong lahat, mga Showtime Onliners at mga madalang people na nakatutok sa amin today. Ako si Ebony. And syempre, my name is Ivory at kami ang makakasama niyo dito sa Breaktime sa Showtime! Ayan, nakakatuwa dahil isang magandang Miyerkules na naman ang iahandog natin sa lahat ng ating. Ang gandang Miyerkules kaya ang ganda ng ating dahil alam ko na marami tayong makakausap at marami mangyayari today. Nako, ano ba ang mangyayari? Para naman, updated ang mga Showtime. Marami tayo mga pasabog ngayong araw. Pero syempre, para makasama natin ating mga ka-onliners sa pasabog at mga bonggang special guest natin mamaya. Eh, syempre, don't forget, of course, to subscribe sa lahat ng aming mga online social platforms, sa mga social media platforms, katulad sa YouTube, of course, Showtime Online Universe, sa Facebook, Twitter, and Instagram, ang It's Showtime na. At syempre din, mapapanood tayo sa I Want That PH, syempre, Kapamilya Channel, and ang nag-iisa natin, Kapamilya Online Live. Yes naman, and of course, para tayo mag-trend today, kailangan lang po mag-super tweet. Sama-sama po tayo mag-super tweet gamit ang hashtag natin na Showtime kasama pa rin. Ang pinakamahalaga dyan magkakapamilya tayo, lahat magkakasama, lahat magdadalaman. Kaya naman, ang daling tandaan, hashtag Showtime kasama pa rin. Ayan, so kailangan natin mag-trending ngayong araw na to, dahil para mas lahat tayo, updated sa lahat ng mga mangyayari ngayon. At syempre, hindi pa rin natin makakalimutan ang ating araw-araw na pa-premyo. Na araw-araw natin mga pinamimigay, mga freebies na ayuda load mula po sa Breaktime. Yes! Ayuda load! Yeah. At kahapon namigay tayo ng 6 na 10 pesos sa ating maswerte mga Showtime Onliners na talaga naman ang bibigay ng bongga-bongga at you know, tamang hula sa mga movies. At kahapon ang ginawa natin ay ang mga pelikula ni Miss Ann Curtis. Tama. Pero ngayon din, syempre, isa pa rin nating host, magaling na host mula sa Showtime, ang pauhulaan natin. Yes, mga pelikula. Syempre, bago mo ng lahat, syempre, kailangan tayong kailangan muna natin magkaroon ng safety precaution always. Tayo, sa bahay natin, kahit mo nasa bahay tayo, kailangan na magkakalayo tayo. Patulad ngayon, may social distance kami dalawa, magkalayo po kami, naka-face shield, at the same time, kailangan naka-sanitize tayo always. Oo, very important. Tandaan po natin mga proper protocol, lalo na po ngayon. Mag-stay lang po sa bahay, mga Showtime Onliners. Tumutok lamang po sa amin, walang bibitaw, kasi even after the show, meron pa po kami post-show para po sa inyo at may bisita kami mahalaga, mga mahalagang couple to. Nako, aliw na aliw, nako, Diyos ko, mamaya, kikiligin tayo na. Tama, kikiligin tayo. Excited ako dyan. Yes, naka-excite. Pag napanood nyo, mamaya kakausapin po namin kayo dyan and i-update namin kayo every now and then para po pumapit lang at walang bibitaw, kagaya naman ginawa na natin kahapon. No? Oo, kahapon. Napakasaya yung post-show natin. Of course, everyday po ito, pinaghandaan namin. Ang dami namin mga guests na talaga naman bonggang-bongga kilala. Tuloy-tuloy tayo hanggang Saturday. Hanggang Saturday. Sigun sa mga susunod pang araw, ito make sure po na siksik-lig-lig everyday. Para naman, diba MECQ ngayon, mga nasa bahay lang, walang ginagawa. Everyone make sure that you guys are being entertained. Kailangan masaya lang tayo always. Kung nasa bahay tayo, manood lang. Mag-subscribe and follow para updated tayo sa lahat ng nangyayari. Yes. And of course, ngayon, sisimulan natin to sa dalawa natin bisita. Kasi itong dalawang bisita natin ngayon, parang hanggang guwapo ng mga to. And at the same time, usong-uso yung kanilang ginagawa. Yes, alam naman po natin mga Showtime Online, so it's trending today, well, nowadays, ang mga BLC Boylam Store. Pero parang alam ko ang nag-introduce yata nito sa Thailand. Even yung mga girls, kung ano-ano mang gender, kinikilig sa mga stories. Ngayon, makakausap natin ay isa rin sa mga stars. Oo, sila rin ay stars ng bagong BLC. Kaya na talaga naman tututukan at papanoorin ng mga Showtime Onliners. Ano ba title nung Ay nako, ito talaga minsan kong tinatanong sa iyo pag nag-usap kami ni Ivor, ganito kami nag-usap. Kumusta bro? Pero hindi mo bagay sa kumusta bro? Kailan sa guha? Kumusta bro? Sis kami dalawa. Diba kami? Kumusta sis? Ako, ito na ang mga bida sa Kumusta Bro BL Series. Palakpakan natin sabay-sabay. We have Bida Man, Christoph, and Mr. Sky. Jesus! Yes, ako. Good morning. Good morning. Good morning.
Kaya nakakatawa. Ang buwan ko ng mga ito. Ano ba yan? Parang, okay po ba yung itsura namin para sa mga ganyang kagagawa? Nagdala yung mga tanikala nyo sa liig eh. Parang gusto kong makahingi ng isa dyan. Katatubos ko lang ito, Sir Sky. Nakuha ko na ito sa aso namin. Sa kanya. Mamaya ibabalik na niya. Hindi ako na-inform. Sana dinagdagan ko pala. Tanikala pala ang Wednesday na ganap. Tuwa na kayo po ang bisita namin. Ako, paano ba natin sisimulan? Siyempre, pakilala muna po kayo. And of course, batiin natin ang mga Madlang People at Showtime Online sa nakatutok sa atin today. Oh, sino magsimula sa atin, Christoph? Magtuturuan tayo. Ikaw na, dito sa Leica dito. Hindi, sakto lang. Ano? Oh, go, ikaw na muna. What's up, Madlang Onliners? At kumusta mga bro? Ako nga pala ay nagbabalik. Si Bidaman Christoph Garcia. Sobrang namiss ko po kayong lahat. At syempre, kasama ko dito si... Ikaw na, 30. Hi, Madlang People! What is up? Ako si Sky Kizon. At this is my first time here sa Break Time, sa It's Showtime, and I'm happy to be here. Thank you for having us, Ebony and Ivory. Ako si 30 sa Kumusta Bro. Yes, 30 and Benj! Oh, si yes, 30. Sir. Palakpak lang naman. Nakakatuwa dahil kayo ang kasama namin ngayong umaga. It's a good start. The day with this two cute boys na nandito, oh, diba? Super nice naman na kayo po. Usap na pakaiwalas ng mga buka. Ako, I've been following, I've been rooting for Sir Sky Kizon since 2008 ba yun? Oh. Wow, salamat. Sir, isa nakakasama namin sa Showtime when we were still there, live na nag-gester. So talaga naman, napakaparehong magagandang characters. Kaya I'm sure naaabangan ang inyong BL series. So, speaking of BL series, we have some few questions, series of questions. Pero bago muna, kumustahin muna natin sila. Since kasi nasa bahay lang kayo, di ba during this pandemic, ilang buwan tayong ano yung mga pinagkakaabalahan ninyo for the past few weeks and months na nasa bahay ka? Well, ako, just like everyone else, no, syempre, mas maigi naman natili tayo sa bahay natin. Huwag na tayo lumabas kung hindi essential yung gagawin. So ako, ayan, nakikita nyo yung mga nasa likuran ko. Yan ang nasimulan ko ngayong quarantine, ang maghalaman. Napuno na ako ng halaman dito sa loob ng kwarto ko. At ayun, ito yung Kumusta Bro. Ito yung ginagawa namin for like more than a month now, preparing for this. Masaya naman kahit nakakulong lang dito. Wow. Sige, Bidaman Christoph. Bidaman. Yes, ito. Anong adjustment? No? Ako naman, dahil nga sa tinatawag natin new normal, kailangan na yung mag-adapt tayo, like yung mas maging productive tayo, yung mga pwede natin gawin na yun. So ako naman, dahil close yung mga gym, yun, puro workout ako, yung mga basic home workout. Tapos catch up sa mga series, nag-aaral ako sa, mas pinag-aaralan ko pa yung pag-arte, sa pagkanta, ganyan. Tapos ayun, yun lang. Dito sa BL series. Pero okay lang naman, since kasi nasa bahay, kasi nagkakaroon tayo ng time, ng chance. Yung mga dating hindi natin nagagawa kasi lagi tayo nasa labas, yes, busy tayo, kaya ito na yung pagkakataon din natin. Mas actually productive tayo, diba, bawat isa sa, syempre, para sa sarili natin, for safety precautionary measures, kailangan talagang para fit and healthy, like Mr. Christoph na talaga naman, alam ko gym bod ba? Napaka-sports, Parang tayo, di ba? Super chicken. Oo, parang kayo lang, Dala-dala nyo yung mga binubuhat nyo, nasa leeg nga lang. May mga dala kami mga ganun. Okay, so we're going to talk about sa inyong bagong, itong BL series. Ayan, nakakatuwa kasi, di ba, nag-come up ng mga ganitong eksena sa Pilipinas na talaga namang patok ngayon sa mga Pinoy. Okay, so since BL series, Kumusta Bro? Ayan. Ano yung kwento ng Kumusta Bro? Kumusta Bro is the first interactive digital series, no? Ito ay pinapalabas namin live. Ito ay live stream sa Kumu na app. So ang kwento ay nangyayari as 30 ako does this live stream sa Kumu. Tapos bali ang kwento nito ay mga dating magkakilala na na-reunite at nakapag-reconnect because of the Kumu live stream. So for the past 3 episodes, ito na yung nangyari. So sa live stream ko, nakaakyat randomly yan si Bench, who is my long-time barkada in college. Pero parang for over a year kaming hindi nakapag-usap.
So nakapag-reconnect kami sa Kumu livestream. So ayun, so ang kwento ay mangyayari habang nag-livestream si 3D at habang nandun din si Bench. Na-watch ko yun, tapos si Sir Bench nga walang pantaas, sure. Kasi nga parang naka-stream na, parang nakabayo online na. Parang walang pakialam sa bahay lang. So, ganun yung atake. And so, ibang-iba yung ano, ibang-iba yung parang in-expect natin na BL series from yung mga napapanood natin. Ito, iba yung in-offer ng ano, ng Kumusta Bro. Yes, and feeling ko very timely rin po yung ganitong in-offer ni sa ating mga show by Mamaya sa Pad Love People dahil nga makikita na talaga kasi because nasa bahay lang, di ba? Yun yung new normal kasi. Kung ang nasa base pa man, di ba parang iba, locked in. So, alam mo yung safe. And at the same time, you still entertain yung mga Mad Love People. Kaya naman, I'm sure na aabangan to. Si Sir Sky, si Sir 3D, Christoph naman, ano naman yung character na ginagampanan mo? Ako dito si Bench, isang varsity player na chick boy. Tapos, hindi ako mapakali sa mga nakaka-relasyon. Ito yata yun. Character lang yan. Hindi ako mapakali sa mga nakaka-relasyon ko kasi nga, may hinahanap akong something sa someone. Ayun. Gusto ko yan. Sana ito na yung something. May hinahanap ako at yun, abangan natin kung kanino ko yung mahanap. Ako lang excited kung anong hinahanap, sana makikita. Pero dito kasi yun yung twist, parang hinahanap ni Christoph. So, talagang aabangan talaga ng mga ano natin, ng mga nanonood. Okay, so may tanong lang kami, sir. Ano po yung similarities ng characters? Characters. Similarities and differences ng character ninyo in your real life. Kaya, so, sa ginagampanan yung character sa Kumusta Bro, si Sir Sky muna. Sir Sky, ikaw. Huwag nyo na akong tawaging Sir Sky lang. Magkaka-edad lang tayo dito. sa akin, ang pagkakapareha sa amin ni 3D, si 3D kasi live streamer. Ibig sabihin, mahilig siya magsalita. He's going live, so parang nagpa-vlog din siya. Similar to me, I enjoy talking, I like speaking. So, hindi nagkakalayo in that aspect. Si Sky at si 3D. Siguro, si 3D mas alive, alert, awake, enthusiastic lang si 3D dahil lagi mataas ang energy talaga ni 3D. Tapos, masayahin din. Tapos, mas nalalabas ni 3D yung pagiging makulit niya pag nandyan si Bench. Yes. Yun yung character. Okay. Oo naman. Si Christoph naman. Outgoing. Si Christoph naman, sir. Christoph, ikaw. Si Bench. Ayun na nga, yung pagkakapareho namin ni Bench. Same kami na mahilig mag-workout. At medyo ano, same din kami na medyo pilyo na makulit. Pero in a nice way. Alam mo yan, yung parang cute lang, ganun. Yung hindi nakakainis na ano, na pambubuli. Uy, ba't naiinis ako? Totoo ba? Si Sky. Kasi ako ni ano, ni Bench. Eh, ang cute na. Eh, pag kinukulit ako nito, nag-aaway pa. Ibang kulitan. Physical pala. Ay, tama. Pero Diyos ko, kung ganyan naman si Christoph naman ang mag-aharot sa'yo, di ba? Malamang talaga. Sige, next question tayo. Ito naman, ang tanong ko kasi na-mention na ni Sky kanina na ito ay ang first interactive digital series na in-offer sa mga madla na papanoorin. Ano pang ibang kaibahan niyo po sa mga naglalabasang DL series? Kasi marami ako, natutupan ko yan. Kasi mahilig ako manood ng DL series. Aside from being the first interactive digital series, ano pang kaibahan niyo sa Salamat Ebony sa pagpanonood saka pagsuporta sa amin. Napanood mo ba yung episode 2 days ago or kagabi? Not yet. Ang doon pa lang ako sa kulitan niyo sa web yung nagla-live stream. Saka meron naabutan ko na yung ano, yung parang nag-aano, nagpukulitan na kayo na pinadalang kanya ng ano na Pancit Canton. Nasa YouTube na yung episode 3. Yeah, episode 3 is nasa YouTube na. Pero to answer your question with regard to the uniqueness of our series, yeah, given yung first interactive digital series siya, I think yung pinaka
talking point nung and selling point nung amin kasi meron talagang say yung mga audience and viewers kung paano nila gustong mangyari yung takbo ng kwento. So for example, nagpapa-poll kami doon, nagpapa-vote kami kung anong magiging tawagan namin. So ang naging tawagan namin ni Bench dito ay galing sa mga viewers. So meron silang a certain power to control ano yung mangyayari sa kwento. So spoiler alert, sa episode 3 nagpa-poll din kami kung gusto nilang paakyatin yung isang character na bago. So kung ayaw nila, mas marami yung nag-vote ng ayaw, hindi siya aakyat. Pero since mas malakas yung boto ng mga gustong magpaakyat, umakyat siya. So ganun yung kaiba, pinaka-difference niya. And the unique thing about Kumusta Bro is talagang engaged and participative talaga yung mga audience. Lalo na kung sila'y nanonood ng live via Kumu. Yes, so yung engaged. Parang sarap doon yung, di ba, nakikipag-engage ka sa show. May participation. Parang ang sarap sa pili. Ay, parang one of my may isa kasi nga doon, yung isang fangirl doon na parang siya yung nagsasalita siya, nagsasabi siya ng mga gusto niyang mangyari. Tapos yun nga, yung sa 24-hour GOA challenge, di ba? Parang, meron kayo nun, di ba, sir? Yeah, the virtual, the VJ GOA challenge. Oh, yun. Ang sarap sa GOA challenge. Di ba, kasi tayo mga Pinoy talaga, sa gusto natin talaga lahat, happy ending, gusto natin mga positive lahat na nangyayari. So, if you are gonna engage o magsasuggest ka, parang, ang sarap sa feeling na, ay, natutupad nangyayari yung gusto ko. Parang, kumbaga, satisfying yung story. Yun naman ang maganda ka ito. Yes, ang galing. Kasi syempre mamaya rin meron pa tayo. Meron pa tayo sa mga scripted. So ito, aside from Alan sa Singapore, kasi yun sa mga pinapalo ko rin, natutuwa ako sa character ni Alan. Sino pa po ang iba niyong kasama sa Kumusta Bro? Kasama namin dito si RJ Agustin. Isang magaling din na mga awit sa Star Music at napakagaling din niyang umarte. Yun. Tapos si ano, si Alan Cecilio. Si Alan Cecilio is ang main ng character nito. Si Dean. Dean. Fresh. Oh, buha ko din kasi. Kanina nakita ko din po plus na gano'n yung mga ano ni Dave. Pero makabang mabok talaga. Dapat si Christoph din guwapo talaga yan. Hello? Pag nakikita natin sa hallway ng ABS, ikot kami para hindi yung bakit. Nakikita kami pagpasok, walang mga make-up. Umiikot na lang kami bago kayo makikita. Baka kami part ng ako. Sabi ko, tingin na kami utusan, art dip pa kayong dalawa. Sabi. Ito po, paano ba? Siyempre, excited ang mga showtime, mga narinig sa mga mga people maging updated at mapanood ang inyong BL series. Paano ba at saan nila pwedeng mapanood ito? Pakilasta bro. So, ayun na nga. Ako ba? Go. Ayun guys, pwede nyo pong mapanood ang Kumusta Bro sa Kumu app. Live na live po yan. At tawag dito, mapapanood nyo po siya every Monday after ng quiz mo ko. And then, kinabukasan, meron siyang encore sa YouTube. Sa YouTube account ng Firestarters Productions. Ayan. Okay. Firestarters. Sir Sky, ikaw. So, ayun, yung walahad? Ayun, we are now on our third episode. So, muli nyo pong balikan ang mga kaganapan sa Kumusta Bro. The episodes are uploaded on the YouTube channel of Firestarters Studio Production. So, nandun na ang tatlong episodes at lumabas na ang isang character. So, abangan nyo pa kung kailan at paano, kung paano related ang character ni RJ Agustin sa mga buhay ni Bench, 3D at Dean. So, yun, abangan nyo po. Again, 9:50 PM live Kumu, Monday po yun. And then the encore on Tuesdays around 10 PM on the YouTube channel of Firestarter Studios Production. Salamat! That's nice. Ako for sure, ang mga shot ng online at mga people talaga nililista o ano ba tinatandaan kung paano kasi image. Basta pag tinight lang nila sa YouTube at saka sa kanila mga Kumu app. Kung gusto nilang balik.
Okay, sir, meron kaming mini gimmick game dito na para po sa inyong dalawa. Actually, ano to eh, parang ano lang to, this connected din po sa mga memes. Pero ito mini game natin, parang ang tawag dito ay Kubro Sabihan. Kubro. Kubro. Ito lang, ipopost po kami na sa YouTube kagaya ng mga memes na pinost sa inyong FB page. Yes. Sabihin nyo lang kung agree kayo or disagree sa kasabihan na yun. Okay, tapos yes, pwede nyo explain ba't naniniwala kayo or... That's your personal opinion lang. Yes. Mr. Q&A pala, no? I believe. Parang ganun. Okay. So, ito na. Ang ating first... Papasahin po muna namin and then after that, I'll hear from you guys kung ano nyo masasabi. Okay, yan yung first natin. Okay. Okay, so, ikaw muna. Alam at sigurado akong hindi nagtamahal, pero gusto kong alagaan ang ating kamarahan. Sabi ng mga kakilala, ilibing ko na ito ng tuluyan. Sabi ko, paano ko ililibin ang pag-ibig na nagturo sa akin kung paano ako mabuhay? Aww. Kumusta bro? Yeah. Okay. Again, sir, sinong gustong sumagot? Ikaw muna, Sir Sky. Ako, feel ko itong quote na to ay galing kasi kay 30 eh. Kasi kung napanood na nila, hindi pa pala siya nakaka-move on sa ex niya. So, ako naman personally, you never unlove someone. Nandoon at nandoon pa rin yung pagmamahal, yung pagkikare mo on that person. You just love them differently. Pero, you know, it's better to not burn bridges kung merong kayang isalvage na friendship, na ugnayan sa inyo. Do it. Mas maganda na wala kang kaaway or wala kang kasamaan ng loob. Exactly. Wala ka namang ginawa masama, so just continue living with what the learnings you have learned from that relationship. I agree, John Sky. Salamat po. Popcorn cap. I agree. Ano po yung burnt bridges? Ano po? I agree, tas di pala. Even sa work namin, dati sa BBO of teacher, syempre, mahirap na may makalaban sa isang company kasi you'll never know na sa susunod na company siya na yung boss na makaka-apekto siya sa application mo or what. So, lahat sa buong buhay talaga natin dapat, don't burn bridges. Ako, tama yan, may aral na nakuha. Si Christoph, ikaw may anong opinion ka doon? Meron ka, naniniwala. So ayun nga, parang medyo mahirap sundan si Condesa number 1, di ba? Ang galing-galing sumagot ni Condesa number 1. Ayun na nga guys, base nga din sa sinabi ni Bench na kailangan mag-move on, kailangan palitan ng mga bagong memories yan. Pero kung mag-move on ka, kailangan ano tawag dito, baunin mo pa din yung learnings mo din sa naging ex mo para mag-grow pa. Naniniwala din naman ako, kasi ako na pwede kang mabuhay ng mag-isa na di mo kailangan ng iba. Yeah. So, agree. Wow, ayo agree. Nakakatawa rin. Okay. Strong so, independent person ating... pala si Christoph. Yes. Hindi, kaya din naman na mabuhay talaga. Okay. So, ayun po. So, ito na yung next memes. Oh, ikaw naman magbabasa. Okay. I-RT mo ha. Okay, so nakakaano naman to. Okay, so ito yung memes. Yung kinikilig ka kahit hindi kayo. Ayan so, si Christoph po yan. Si Christoph po. Subtle clown, yan po. Kinikilig po siya kahit hindi po sila. Kahit hindi kayo. Kahit walang label, no? Label. Yan yung mahirap ngayon eh, yung pakikiligin ka lang. Tapos wala. Paasahin. Iwanan ka. Kayo. I-chat ka, kumusta ka na? Tapos, ayun na. Doon na magsistart, tapos biglang mawawala. Huwag kang iiyak. Wait lang. Punasin natin yung luha mo. Ayan na. Nakakilig naman tong mga to. Hindi ka nangingitim ka. Hindi ka naman nangingitim. Nagumulay. Oo. Dapat mag-anit. Pag kinikilig ka, nag-ano ka, nag-blush ka. Ano ka ba? Ito nangingitim. Pag pinaghalo kasi yung pagbablush tapos yung kulay, ano, talaga maroon na ang kalalabas. Maroon. Kaya ang hirap ng pinakilig lang. Ako pinangingig lang ako. Pag naubos na, malis na. Pinangingig. Bakit? Okay. Oh, si Sky. Ano may comment?
ano ba masasabi ko? Di ako makarelate eh. Wow! Ano ba? Para si ano, go. Kailangan nating ano, panindigan yung mga ginagawa natin. Wag lang tayong paasa, yun na lang, 'di ba? Wag tayong paasa lalo na kung hindi tayo handa dun sa mga bagay-bagay na baka ma-lead on yung mga ibang tao. 'Di ba, Ebony? Parang nakaka-relate ka diyan. Pero tawa ako na isip ko sa pag sa kanya sasabihin, wag tayong paasa lalo na kung hindi tayo maganda. Iba na ba? Wow. Ay, ako lang eh. Wow. Okay. Sige, ito ni susunod dating memes. Paso. Ano ba yan? Sige. Sad reality. Walang permanente. Lahat nagbabago. Ay, totoo naman yan. Oh. Tama naman. Yeah. What can you say, Sky? Ako naniniwala ako dyan. Ako, I strongly believe, kasi I firmly believe po na nothing is constant, no? Everything is continuously changing. Tayo bilang mga tao, relationship natin with people, nothing is solid, nothing solidifies. We're all changing, we're all capable of change, may it be good or bad, pero alam natin may change na makaka-apekto sa buhay natin. Pero sana merong mag-remain na constant yung pagkakaibigan natin, yung mga ganoon na bagay, na mas lumalim lang. Yun yung pagbabagong gusto natin. Di ba, Bench? Oo, oo naman. Parang umuoko na lang, Christoph. No? Si Christoph, anong paniniwala mo, Christoph? Ang galing talaga ni contest number one, no? Tawag. Mamaya anong sa ating winners. Kasi medyo magiging biblical tayo nito, guys. Sorry. Yung paluni lang. Kasi ano eh, wala talagang permanente sa mundo. Ang isa lang ang magiging permanente at magsistay forever, yun ay ang word ni God. At naniniwala ako na lahat mawawala. Pero yung word niya sa pagmamahal niya sa atin, yun lang magsistay lang. So, ayun lang yung paniniwala. Alright. Palakpakan naman natin ang dalawang. Sagot nila dun sa mga memes. Talagang nakaka-relate. At hindi lang yung mga manalod, kundi pati lahat ng mga tao na nakakaranas sa mga ganong ano, ng seminaryo. Alright. So, shout out muna kayo, Sir Sky, and be the man sa inyo mga mahal sa buhay, mga kasama na nandyan sa inyo. This is your chance para mag-shoutout na. Ikaw muna, Sir Sky. Ayan, binabati ko po yung nanay ko po. Nanay, hi mom! Kung nanonood ka, hello. And to everyone sa ating madlang people, I hope you're having a good time. Kumain na kayo ng lunch to my Sky Universe fam. Thank you for always supporting me. And yeah, manood po kayo ng Kumusta Bro. Salamat. Oh yes, sige po. Ngayon, syempre, Gustav. Ayan, hello sa aking mga Bidaman Brothers kay Madam Isay, kay Sir Juan Paolo Infante, sa aking Mami Ruth, si Tita Evelyn, mga kapatid ko, Team Christoph Forever, Team Birdie, Team Turon, mga yan. Tapos, ayun guys, malapit na po ang aking birthday sa Lubong. Gaganapin ko po yan sa Pumu live sa August 11. Makakasama din natin dyan si Sky Kizon, mga Kumusta Bro Brothers ko, mga Bidaman Brothers at madami pa po mga surprise celebrity guest. Right. Tapos ayun, syempre, shout out sa Firestarters Studio Production. Oh, our director, Director Real Florido, direct. And ang nanay namin na nagluwal sa aming apat, Kim ay nay. Si RJ sa si Allen. Yes. Huwag ka na mag-hide dun sa dalawa. Huwag ka na mag-hide. Kaya mo sila. Si Dib. Wala kasi sila ngayon. Huwag na mag-hide. Siyempre, ang dami siya may dahil natutuwa na nakita kayo. Talagang may marami nagko-comment na kagaya ni Lura, Brania. Uy, si Lura. Sa Showtime, of course, si Sky Kizon din na talagang inabangan din. Again, sa PTV talaga nakatutok naman din lahat sa kwento dito. At very inspiring ang kwento ng dalawang ito. Alam ko, tututukan ko ang BTL series. Aside from it being the first interactive digital series, and abangan pa kung ano mangyayari sa madarating na susunod na episode. Ito, meron ko lang yung sabi nga. Hashtag Birdie at Showtime Online sapat na. Ayan. Wow. Mula kay Daryl Martin Hoxon. Di ba? Meron na silang hashtag Birdie. Birdie. Bench and ano ba? 30. Yeah. 30. Okay, again,
huwag po natin kalimutan, of course. Syempre, sige, invite, bro? Invite muli natin sa mga bago lang siguro pumasok ngayon at nanonood sa atin. Invite po muli natin sila na tumutok sa inyong BL series, Sky. Muli po, iniimbitahan po namin kayong panoorin ang Kumusta Bro the live stream. That's every Monday po, Lunes 9:50 PM sa Kumu app. Makisama po kayo doon dahil meron po kayong power to control and shape ng takbo po ng kwento. And the encore, mapapanood nyo po on Tuesdays sa Firestarter Studios Productions YouTube channel. Yes, how about you, Christoph? So ayun po, don't forget to follow Kumusta Bro account sa Kumu app at ayong account din ng Firestarter Studios Productions. Tama ba na babanggit ko na maayos? Ayun na, don't forget to follow us guys para updated po kayo. Dahil kasama po talaga kayo guys. Kasama po kayo sa kilig at kwento ng Kumusta Bro. Yes. Alright, maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you, Ebony and Ivory. Makausap natin ang bagong bibida sa bagong sa first interactive digital series na patuloy na tutukan. Thank you so much for your time, guys, and God bless you as more power. Stay safe. Nako, panoorin na natin ang mangyayari sa ating studio. Let's go to showtime. Yes. See you later, mga showtime. And yes, we're back to Break Time sa Showtime. Yan, nakakuha. Dahil nako, wala pa rin ako, hindi ako makaget over din yung kanina. At tapos syempre, lahat ng mga nangyayari ngayong araw, eh, excited ako at super saya naman talaga. Yung diba? Kanina, oh, sa ating Kumusta Bro PLC is yes. Yes. Pinakilig ang ating mga bagdang showtime mga timers na nanonood sa ating mga bahay. Maaaring ang iba ngayon ay nasa trabaho na po kung nasa man po kayo mga magdang people. Mag-ingat po kayo and again, let's follow kung anong pinapaano ng ating gobyerno kasi para naman sa kaligtasan. Stay safe lang po tayong lahat kung wala naman pong gagawin. Sa bahay lang po tayo kung hindi naman po essential yung mga kailangang asikasuhin sa labas. Make sure na nasa bahay lang po kayo and then practice pa rin lahat ng ating mga safety precautions sa ginagawa natin everyday para makaiwas yes. Sa ano. Exactly. And of course, sa bahay lang po tayo mas safe kapag nasa bahay. Mas safe kapag nasa pamilya. Mas safe kapag ka magkakasama. Kaya nga naman, i-super tweet natin ang hashtag natin for today na showtime kasama pa rin. So, again, very important po yung sinasabi namin na Ivory sa inyo para naman talaga eh, mas maganda relax lang kayo sa bahay. At the same time, tumutok sa amin para magpagkulitan, maging good vibes, maging happy, tumawa. Yun naman ang kailangan natin araw-araw. Diba, Ivory? Yes. Siyempre, para lagi nakatuto kayo, make sure na nakasubscribe kayo at nakapollow kayo sa any of our social media platforms katulad ng YouTube, Showtime Online Universe, Facebook, Twitter, Instagram, it's Showtime na. At mapapanood nyo rin po kami by Kapamilya Channel, TFC, and iWant.ph. At siyempre yung Showtime ngayon, mapapanood nyo by Kapamilya Online Live. Yes, Kapamilya Online Live! Ang dami na yung digital platforms sa talaga naman na pwede nyo kayong mapanood at tutukan kasi gusto namin eh, na ipahahawa ang good vibes. Ngayon naman, magpupusin na tayo. Ay, ano pala, meron tayong mamayang ano pa, another pair of special guests. Kasi oo. Kanina, kinilig na kami doon sa dalawa. Ito naman meron pa. Oo, kaya naman lagi namin sinasabi mga showtime managers, after ng show, huwag po kayong bibitaw dahil meron pa po kami post-show work-in, may makakausap kami mamaya na kung sikat na tandem na talaga nakakakilig. Maraming fans, maraming supporters. Ang Pat Burry, mamaya po. Ang ating mga guest artists from Hello Stranger. Hello Stranger! Abay Burry and Patrick Heroes. Napaka-hogi, napaka-cute. Mamaya yan ha. Mamaya makilipag-kulitan sa atin. Patuloy na tumutok. Walang bibitaw. Yun ang kailangan natin para showtime kasama pa rin. Tama pa rin namin kayo para sa aming game na tinatawag nating Destine Moto! Kasi na-play naman natin ito kahapon kasi ang ating category yesterday ay mga movies ni Miss Ann Curtis. So ngayon naman, mga movies ni Quiz Bong Navarro naman ang ating ipapakita sa inyo. All you have to do is to guess, hulaan, ibigay ang tamang kasagutan. Hindi ito competition. Hindi contest, so walang unahan.
kung sino lang ang mapipili namin randomly. Kaya naman patuloy lang na tumutok at humula. Pero paano magiging valid ang kanilang answers? Siyempre, kailangan nakapollow kayo, nakasubscribe kayo sa any of our social media platforms para mabalidate kayo as a siyempre magkakaroon ng ayuda load mula sa akin. And of course, so, importante lang, no, yun lang talaga. I-share ang link. At kapag nabunot po kayo o napili kayo random ng aming mga staff, syempre makaka-receive po kayo ng mga text or message coming from our staff at kailangan mabasa niyo po agad yun. Yes, kasi bibigyan lang po namin kayo ng isang linggo, one week lang po na palugin para maklaim niyo po yung mga ayuda load. Sayang naman. Oo, sayang. Effort ka na, tumuto pa na. Why not claim it? Kasi itong ayuda load, halos pamigay na namin. Halos kapag ang sagot is malapit lang sa title ng movie, dead man na. Ang amin is nag-enjoy kayo at the same time nag-entertain. At may ayuda load, di ba? Very important. Yes. 50 pesos at ang laking bagay. Tama. Okay. So, umpisa na natin yung ayuda natin load, no? Anim na movies ito na ipa-flush natin sa mga screens. So, ang category natin, is mga movies, the boys, Bong Navarro. So yan, simulan natin sa unang movie. Ito na. Ay! Dako. Parang ano siya dyan? Parang agent ang dating. Okay, so, ay, maganda rito movie na ito. Makulit, nakakatawa. Ano bang, ano yan? Anong, ano to eh, may, lagi siyang naka-white dito, si Kuya Bong Navarro, dahil isa nga siyang, ganon, blank. Yan, okay. Yay. Yun. Okay. So, again, mga kapamilya, mga ka-onliners, Yesine Moto! Okay, yan naman po. Ito na yung susunod. Movie? Ay. Ay, alam ko to. Ang cute nito, yung mga cast. And actually, meron pa niyang parang, ano ba to? Parang sequel. O gagawin na parang another pero ito parang ni-remake na rin ni kasi marami na rin mga nag-portray ng ganitong character before. Ito naman si Chris kung parang modern na ano na to. Na ito blank. Okay. So, ano to? Bigyan natin ng clue yung mga ka-onliners natin para siyang manggagamot. Oo. Yan ba yung parang may initials na MK? Ah, yes. Na manggagamot 'yan. Okay. So again, right. Mga kapamilya, mga ka-onliners, Yesine Moto. Are on our third picture po. Ito na yung pangatlong picture. Ay! Yan. Ay, alam ko yan. Oh, ito yung hindi parang ano to? Horror comedy movie. No? Wow. With, of course, Tony Gonzaga and other cast. Ano to? Ano to? Dalawang two words dead. English. Oo, English. Oh, English. So, tapos, ano siya, kwento siya ng mga, ano, ng mga spirits. Ayan. Yes. So, tingnan po natin ako yung mga pangakahulad yun ng mga ka-onliners. And of course, pwede nyo rin po, para sa matali yung pag-search ang mga Showtime onliners, eh, pwede nyo pag-check sa YouTube or sa Google kung alam nyo. Para makahula rin kayo. Makahula at makapag-interact kayo sa amin at mag-comment. Yan. Kasi mamaya babasahin natin mga comments sa ating mga magandang people. Yes. Isa-isa. So again, mga ka-onliners, kapamilyas, Yesine Moto! So, tayo sa next movie. Ayan. Ay, isa pa to. Parang ano rin to. Isa rin tong superhero movie. Oh, actually, Pinoy. Superhero. Si Boys Bong kasi talagang ano, mahilig si Sir Jong. Ay, Bong Navarro pala. Boys Jong. Sir Bong Navarro, mahilig yan sa mga superheroes na ano, na mga atake ng mga pelikula. So parang naging ano na rin siya, naging tatak na rin yung sanin niya na maraming mga pinagbibidahan ng mga superhero. Ito parang Tagalog or local local superhero derived from movie abroad na talaga namang kilala rin. Ito naman ay para siyang insekto dito na talagang tatanggol ng sanlibutan. Tama. So okay. Alam niyo na yon. So again, kaya naman mga kapamilyas, Yesine Moto! Later on, i-announce po namin kung sino maswerte nga natanggap ng ayuda load at 50 pesos. So, tumutok lang po. Palay nyo kayo na po ang babanggitin namin. So, proceed tayo sa next. Picture. Movie. Yan. Hi. Ito naman. Okay. Ako naman, ako muna magpo-clue. Okay. Yung clue ko dito is itong ano, parang isang title to ng isang awiti ng isang sikat na banda rin sa
Pilipinas. Ayan. Okay, ikaw anong clue mo? Saka ayun, ano siya dito? May bigote. O, may bigote. Yun lang. Oh, hindi. Kasi alam na nila yun for sure. Makikita pa lang yung outfits, yung mga characters, yung cast. Alam na po nila yan. Ako ay black lang. Hoy. Nag-inaroon pa yung competition na which is nanalo si M-Poy. Sa ano? Yung Cantagliano. Pero natandaan ko yung porpa. So, okay, again, mga kapamilya sa Ika-Onliners, Yesine Moto! Okay, let's see the last movie. Ay. Ayan, oo. Okay. Parang ito may pagka-horror, side comedy rin, or mix, no? Napanood ko rin to. Parang ano yan? Ano ba tawag dito? Ako parang ano, feeling ko yan, yung parang ano yan eh, parang may kasabihan dyan, parang be careful what you wish for. Yes. Parang ganon. Madalas to, ang Tagalog nito ay, ang English to ay whisper. Ayan, napakagandang clue na yan ha. Clue. Parang whisper. Parang gaganon ka sa tenga. Gaganon ko. Yan ako. Ano pang hinihintay mga Showtime Onliners, mga kandang people? Yesine Moto! Sir Bong Navarro na talaga ng mga tinangkilik at naging box office, di ba? Dahil alam naman natin na lahat ng mga pelikula ng ating mga pinapakita, no? Eh, talagang ang gaganda. Ang adikalidad. And of course, for sure, right now, nag-check na po ang mga staff kung sino ang maswerte makakakuha ng kayo dalod. And while they're doing that, ako, babati po kami sa aming mga Showtime Onliners na talaga magpatuloy na katutok. Ako, Rodrigo Paet, si Sir Rodrigo Paet na aking kaibigan na nagpadala uli ng RP's Spiced Vinegar kahapon. Ay, thank you, RP's. Thank you kayo po kung gusto niyo po mag-purchase at kumuha nito. Check lang ang kanilang page na RP's Vinegar, Spiced Vinegar by Rodrigo Paet. Ako, i-check niyo. Sobrang bomba, sobrang sarap. Sarap. Ang sarap magkakain pag nasa bahay ka. Ako, daing prito at kung ano-ano pa. Maganda magkakasama with the family, magkakapamilya. Nako, check natin. RP's Spiced Vinegar. Yes. Okay, patingin ko muna yung ano, patingin ko muna yung mama nanonood. Araw-araw naman silang nanonood kasi kahapon nagpapabati ka. So, happy viewing kay Ate Sally, kay Mama, kay Mervin, kay Sander, kay Diko, kay siyempre sa aming bunso, si Kay at si Kuya Archie na nasa ibang bansa. Ingat ka dyan. Maraming salamat for continuous supporting at siyempre, ako magkita kita rin naman tayo. Siyempre din sa mama ko rin lagi nakatutok sa atin. Ako, ito rin pa shout out Dairit Herrera Lara Mendoza family from Evelyn Mendoza. Nako, hi. Happy watching Miss Evelyn Mendoza. And again, Dairit Herrera Lara Mendoza family. Bonggang-bongga. Salamat sa pagtutok. Bumili pa daw sila ng malaking TV para lang mapanood tayo. Tapos yung ka nag-load ng iPhone. Oo, nag-load pa sila para lang mapanood. Pero again, marami salamat po. Yun po ang importante, di ba? As long as we can reach out sa inyo mga ka-onliners, mga bandang people, gagawin po namin ang lahat. Para lahat po kayo habang nasa bahay, habang nasa MECQ situation tayo, na masaya tayo, nakatutok pa rin kayo at kami rin po ang bahala sa inyo na pasayahin kayo, patawanin kayo kahit paano. Yes! Tanggalin ang inyong mga problema, bigyan ng kiti ang inyong mga lapi at higit sa lahat. Good vibes ang naman yung sinishare natin dito. Yes, sir. Again, mamaya, abangan natin ang magbibigay pa sa inyo, magpapakiti na si Pat Vory, of course, Patrick Heroes, na starring din sa Hello Stranger. Okay, ito bati muna tayo. Okay, ito mula kay Miss Joanne Ronquillo, watching from Nueva Ecija. Ayan, maraming salamat ako. Ang layo na ito, ma-orbit. Kaso, hindi ka makaka-uwi ng Manila. Oo, naka-ECQ, MECQ tayo. So buti naman tayo. Sarabi mga border. So, yun na lang, kamustahan lang po, yun na rin po ang talagang yun na kasi naman. No. Kami, gusto lang namin paalam sa inyo na talagang importante rin po na alam namin na safe po kayong lahat. Ito naman, mula kay Miss Baika Magaway. Hello po, Miss Ebony and Miss Ivory. Nice to see you po. Salamat po sa pagpapasayan niyo sa mga katulad po namin. We love you all. Forever, kapamilya. Ay, natutuwa ako sa Miss. Nakakasyala yung Miss Ebony and Miss Ivory. Para malaki pa katawan natin sa mga tatay. Sa mga tatay namin.
Nako, lalaking bakla, Miss Evelyn. Thank you so much for supporting. Ito muna, last. Mula naman kay Miss, Mr. Manuel Rizares Wax, nandito na naman ang mga nagpasaya sa buhay ko. It's showtime. Yes, ako. Thank you. Pagpapasaya na ako. Tumutupan rin po tayo sa nangyari sa ating studio. Back to showtime po. Magbabalik pa rin ang Break Time sa Showtime. Alright, ayan. Ako naman. Again, welcome back to Break Time sa Showtime. Ayan, ako. Marami na pong nanghula. Nagbigay na kanilang kasagutan sa aming mga movies na pinakita. Pero ang babanggitin lamang po namin ngayon ay ang first three na makakatanggap ng kayo daw. First, 50 pesos. Natin kasi na-validate natin sila na naka-subscribe at naka-follow sa ating mga social media platforms sa YouTube, Showtime Online Universe, sa Facebook, Twitter, and Instagram. It's Showtime na. Mapapanood nyo rin po kami via Kapamilya Channel, TFCN, iWant.ph at ang Showtime sa Kapamilya Online Live. And of course, gamit pa rin ang hashtag natin for today na Showtime kasama pa rin. Yes. Dahil mamaya marami tayo. Again, may makakasama pa tayo after the show kaya walang detail. Stay put na. Sino may kasama natin? Tandem ni Vibery and of course Patrick Heroes na pinagbibidahan nila ang Hello Stranger na mamaya ay mapapanood din natin. Again, sa bahay-bahay po natin ha pag nasa loob lang tayo ng tahanan. Mas fresh. Wala tayong naalalaan masyado kasi nasa bahay lang tayo. Very important to follow po tayo para naman eh, para rin po sa ating lahat. Para kaligtasan ng kaguluhan, di ba? Para maiiwas din tayo sa sakit. Tama. So, instead, tumutok sa amin, makipagkulitan. At you know, abangan natin ang mga kapamilya shows talaga naman papasayain at i-entertain po kayo. Yes. Alam mo, di ba, ngayon si Patrick at saka si Vibory ang guest natin. Nako sa mga susunod pang ay nako sa mga pabigat susunod na pabigat na ko kaya yes. Kaya kailangan mga, abangan niyo talaga. Tutukan niyo at abangan. Okay. So, i-announce natin yung ating ano, first batch ng ating ano, ng ating magkakaroon ng ayuda loan na 50 pesos. Oh, sa anong game 'yan? Ang Gesine Moto. Ano sa Gesine? Para load. Kung kayo load na. Okay, so, sino? Kung tayo rin nagpapahula, di parang tayo rin nagpapremyo sa mga sarili. Ay, nga. So, ano, baka tayo na lang magpa-load. Okay, so ito na ang ating first batch ng ating tatlong mag-uwi, nakahula ng ating ayuda load. Ang ating category is, syempre, mga movies ni Bong Navarro, ni Mr. Bong Navarro. Okay, so ito na. Ang ating first na ating pinahuhulaan, syempre, ayan, nakikita nyo naman kay Gasha. Dahil ang tamang sagot ay ayan na. Agent X44! Yay! Okay. So ang maswerteng nakahula niya ng Agent X44 na mag-uwi ng ayuda load ay si siyempre, nako, top fan din siya. Meron siyang top fan badge. Of course, walang iba si Jerus Anthony. Jerus Anthony! Jerus Anthony, wait pa lang ang chat at saka text ng aming mga staffong paano mo i-claim ang iyong ayuda load. Ayuda load. Yeah. Ayuda load ako 50 pesos, ang daming bad guy, ang daming magagawa dyan. So, ano pang hinihintay? Ako yung iba humula na everyday dahil araw-araw itong pag-game namin. At patuloy kayong mag-iisip ng mga bagong game, bagong pag-freebie, pag-games para naman hindi lang po kayo nag-enjoy, kundi na nakakakuha rin ng something. Yes. Okay, eto na yung ating second picture na movie ni Mr. Bong Navarro. Ayan! Okay, so kanina, ano ang clue ko dito ay para siyang manggagamot. Tapos pangalawa, ang ating ano, initials dito ay MK. MK dahil ang tama sagot ay point. Ayan na. Mang Kepoy. Okay, Mang Kepoy returns. Yun yung talaga ng uso, meron sila dito something. Natawag ko dyan. Oh, parang bandana. Bandana. Oo. Okay, so Mang Kepweng, ang nakahula ng ating Mang Kepweng answer is siyempre top fan din siya. Top fan. Okay, siya ay si Miss Marisu Abendano. Marisu Abendano, congratulations! Mang Kepweng, Marisu Abendano. Okay,
So again, antay lang po yung chat and text. Yes. Check yung mabuti nga yung mga message inbox request. Dahil 1 week lang to ibibigay. Nako, huwag kalimutan. Sayang po. 1 week, kailangan mag-pay niyo po ang load. Otherwise, mapoperfeed. Tapos sayang naman yung effort. Okay, next picture. Ito na yung pangatlo. Uh-huh. Sa first batch lang to, ha. Ayan. Nako. So again, ang sinabi ko dyan ay parang ito. Kahit English yung English title. Style, you know? Tapos kwento ng mga spirits. Dahil ang tama sagot ay eto na. The Another. Yan. At ang maswerteng nakahula ng The Another's ay walang iba si eto ang pangalan nito. Ayan. Si Jamie Gison. Jamie Gison, congratulations. Meron ka ang 50 peso doon! Parang ano, no? Okay, like, ano so, lang, nanood ka lang. Nanood ka lang, o. Tapos may may 50 peso. O, may may makaka-receive ka na ng text na you've been loaded, ganyan, ganyan. Alam naman natin na it's not that much, pero, you know, it's the thought that counts. It's the, ano, amount that loaded. Yung idea lang naman is kulitan lang naman to, hindi naman to complication. So, I'll be something lang naman. Freebie kami, yun naman ang important. Yung, para mapasayang na. Yung engagement na hinahanap natin, eh, nakukuha natin sila. Kasi since nanonood sila nakatutok, para nakikipaglaro na rin sa atin sila virtually, di ba? At dati may nakatutok sa mga tayong nakakuha ng interload. Ako, hindi namin maikubli ang pagiging happy dahil talagang, di ba, sobrang sayo nila sa load lang. Kaya dahil sa hirap lumabas ngayon, maghanap ka mapapaloadan, may darating sa interload for you to communicate with your family, with your loved ones, eh, napakalaki bagay na po. Tama. Okay. So, patuloy lang ang tumutok. At sa mga susunod na araw, may mga paayuda load pa kami, malik nyo, may mas lalaki pang pa-premium na pwede kami ibigay na mga freebie. Kaya always tumutok lang dito pa rin sa free time sa showtime. Okay, again, don't forget, mamaya, walang BBTO dahil makakasama natin ang dalawa sa mga cast ng Hello Strangers, walang iba, Vibory and Patrick. Ayan, mamaya makakasama. Alright, so ito muna, bago na lang, bumating muna tayo sa mga pamilya sa atin na nagpadala ng kanilang mga sweet messages. Isa lang, ito mula kay Baron Bartolo, solid kapamilya forever, I love you Showtime. Yes, at mamaya babasahin pa natin ang comments pagbabalik ng break time sa Showtime. For now, tutukan muna natin ang nangyari sa Showtime. Yes, so babalik ang break time sa Showtime. Break time sa Showtime. Para sa tayong mga fighter to na nakahula sa movie. Pero syempre, mga paalala natin. Lagi natin tuloy po sa inyo again. Super tweet tayo today. Gamit pa rin ang hashtag na Showtime kasama pa rin. Syempre. Yes, hashtag Showtime kasama pa rin dahil magkakasama tayo hanggang mamaya, hanggang mamaya kayo walang BPTU, mga kapamilya sa mga ka-onliners dahil makakasama natin ang dalawa sa mga stars ng Hello Strangers, walang iba, Vibory and Patrick. Ayan, ako naman. Si Vibory, si Vibory as Kukay and si Patrick as Seth. Ang dami nakatutok dyan na ang fans kong dalawa. So, for sure, mamaya maraming kakapit, maraming ikaw at tutok sa guesting ng dalawa. Again, they are the cast of Hello Stranger together with, syempre, yung iba pang cast na malamang in the future eh. Tony LaBrusca and Daisy Alcantara. Yes, makapagp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 apag
ang ating good vibes and positivity, syempre, mag-subscribe lang tayo and follow and hit the notification bell sa aming any of our social media platforms. Sa YouTube, Showtime Online Universe, sa Facebook, Twitter, and Instagram, it's Showtime na. Ganun lang po kadali, search nyo lang po, it's Showtime na, lalabas ako doon agad. And then, i-like nyo lang po yun para lagi kayong updated sa mga videos. And, mapapanood din po tayo via Kapamilya Channel, PFC and iWant.ph at Showtime. Ngayon, mapapanood yan. Of course, sa Kapamilya Online Live. Sabi mga online shows din natin, huwag natin kalimutan natin. Showtime Connect every Monday and Wednesday. Ito naman yung Showtime Connect naman is parang kami rin ay connection din to para sa ating mga OFW. Tama, the people. Yes. Siyempre, we have Showtime Cafe every Saturday, 9 a.m. With Miss Anna Ramsey. Yes, meron din tayo TNTV Now, Tuesday, 8 p.m. TNTV Go or Gong, Friday, 8 p.m. And TNTV Within every Saturday at 8 p.m. Nako, abangan pala sa tuman ng aming mga online show. Palakpak.
napakarami yung may na-offer pa po ng break time sa Showtime. At kasi ito yung mga online na shows, digital shows na pwede nyong abangan at tutukan always. Diba? Yes, and of course, speaking of tutukan, nakotutukan naman natin ang tatlong movies na ipapakita namin sa inyo at i-announce po namin ang tatlong maswerte pang nakakuha ng Little Load worth 50 pesos. Okay, so this time, ang aanin natin, yung tatlo pa nating movies. Diba? At category is? Mga movies ni Kuis Bong Navarro. Alright. Pakita na natin ang pang-apat. Yung pang-apat natin. Ayan. Okay, again, sabi ko nga kanina, puro mga super halos, mga superheroes lahat na mga pinaportray ni Mr. Bong Navarro. At ito, isa to, dahil parang insect din to. Sa Tagalog to eh, di ba? Tagalog movie. Okay, ito ang tama sagot ay... Ito na! Yes! Kamboy! Nakakuha ng Euro Road worth 50 pesos, I see. Kate Artida, congratulations! Kate Artida, again, 1 week lang po ang binibigay natin sa the rest of our magkakaroon ng ayuda lo dahil mapuporfit po yan kapag hindi mo nyo po na-claim. Sayang naman kasi nag-chat na po or nag-text na yung ating mga staff ng Showtime para ma-claim nyo kung paano nyo makuha ang inyong mga ayuda lo. Yes, that's right. Ako, next movie tayo. Yes, ito naman talaga rin inabangan. Ang title ng movie na yan ay... Ito na. At ang sagot ay... Point. Mr. Suave! Mr. Suave! Tama, eto ang maswerte na kakuha ng ayuda ng worth 50 pesos by si Geraldine Diagro. Congratulations! Dinobodchip mo lang inyong mga message inbox request or sa inyong mga any social media account dahil baka sa doon nagte-text or nagte-chat na po ang aming mga staff para makuha nyo. Sayang naman yung ayuda nyo. Yes, and of course, from last movie, ayan, yes, movie natin. Ang title, ang clue natin dito, pa, sinabi ko para tayong parang English is whisper. Oo, may sinasabi ka. Oo, ako naman, pa, ganito ang post kapag may sinasabi. At ang tama sagot sa movie, Kuya Bong Navarro ay ito na! Bulong! Ang tamang kasagutan at tamang swerte ng nakakuha ng Ayuda Load ay isa sa mga top fans natin, Analinda Uwele Besutia. Congratulations po! Yes! Ito, no, top fan. Oh, at ayan po yung mga anim na accounts namin na nakakuha ng Ayuda Load. Ako, be, able to check yung mga message inbox request mo dahil for sure nag-message po ang aming mga staff ko para i-claim ang Ayuda Load. Otherwise, ako, you're only given 1 week para i-claim kaya please double time. Sayang naman po yung opportunity and yung freebie. Ako, sayang. Tama. Oo, sayang kasi dami mga nakatutok. Diba ito, nanonood ka lang ngayon. Nanonood tayo. Tapos, nakita natin may mga pinapahulaan. Di ba? Ang gagawin na natin, i-type lang natin doon sa comment section na, oh, ito yung sagot ko. Ito, kahit patuloy po kayong sumagot, di ba? Patuloy na mag-answer hanggang sa mapili po kayo. Tapos, di ba? Hindi naman po ito, hindi naman po ito paunahan ng sagot. Ang importante po ito, nakasagot kayo, tapos pipiliin lang po na ano. Okay, congratulations to all the winners! Support sa na pag-subscribe at pag-suporta nga sa lahat ng aming mga social media platform. Alright, eto na. Basa muna tayo ng mga Yes, syempre yung mga sweet. Check po yung mga mensahe po sa atin. Again, after this po, magbabalik pa rin po kami mamaya ni Ivory for the post show wherein kasama natin si Ivory at Patrick. So please, wala pong bibitaw. Saglit lang, mai-entertain pa kayo. Nako, ano pa nga ba ang magaganap? Syempre, kwentuhan, kulitan, may kontrapagkis. Basta mamaya yan, tutukan nyo lang. Kapit lang. Kaya nga ang hashtag natin for the day ay Showtime Kasama pa rin. Hashtag Showtime Kasama pa rin. Okay. Si Bay Burino. Si Bay Burino, galing na ngayon talaga. Galing mo. Of course, Patrick, ang ganda. Si Patrick, ano ang ganda? Ang ganda ng chemistry. Ah, galang. Si Patrick kasi ang guwapo yung mata niya. Parang, parang basta iba yung ano, parang nangungusap yung mata niya. No? Ako, so far yung mga pinapag ko talaga na isusunod. Something na talaga nagpaaliw sa akin. Kaya, gusto rin natin, ayan, yung mga
madam people nakatutok kayo, magkaroon ng goodbye kasi nakakabagets po itong series nila. Mamaya, kwento ako. Kanina nga nung ano, habang nakita ko nga na si Driver, parang kinikilig ako kasi feeling ko ako yung ganun yung feeling natin. Ito yung tatay niya. Hindi. Ayun ba? Yung tito siya magkilig sa pagiging proud. Oh, mamaya nakuabangan natin, marami pa po kwento na magaganap with Driver again. Patrick, after this. Oh, so Hello Strangers. Okay. Pagtapos ng showtime, stay put lang ako. Okay, eto na. So bago mo na yan, eto mo na, shoutout muna tayo kay Virgie Samuel de Arcosa. What's up, mad lang people? Showtime, the best pa rin. Ayan, okay. Isa pa natin ka pamilyas na nag-chat. Ayan, si Annalisa Chavez. Watching Showtime every day from Pasay City, Marikaban. Laban lang sa pamilya. Shoutout naman. O, shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo, Annalisa Chavez. From Marikaban, Pasay City. Oo, malapit sa ano yan. So, may papunta na EDSA. Evangelista. Oh. Yes, tama. Okay. Ang galing mo, no? Nakakatuta ka doon. Uuwak po. Kasi natin ba matutuloy ako? So, talaga nakatarag na ako dyan. Yung pala yung trabaho. Mas marami kasing bote doon. Oo, marami doon. Eh, kasi sabi mga parts. Saka, maraming bote, maraming bakal. Okay. So, isa pala itong ano, kay kapamilyas din. Ito, watching from Amian Negros Oriental. Solid ka pamilya here. Oy, ang layo niya. Ako, maraming salamat po sa mga taga-Negros na talaga nakasupport na po sa amin. Taga-Negros Oriental to. Isa pa natin kapamilya. Ayan, mula naman kay Glenda Abelino Consay. Hello, hello po, Showtime. Masisira na ang TV ko. Hindi ko nagagamit dahil hindi kayo bumabalik. O, sa bagay, no, hindi baka tinapon yung TV dahil wala nang hindi mapanood yung Showtime. Pero, again po, katulad na sinabi namin kanina ni Ate Evelyn na patuloy po kami magpapasaya, patuloy po kami magbibigay ng ligaya sa lahat po ng mga kapamilyas natin. Mapatuloy man yan, mapa-online, lahat po yan ay gagawin namin para po sa pagdating po. At hindi po Showtime Connect para magkaroon pag ma-reach out po namin ng mga Pinoy, mga mag-level na siyempre kapamilya po natin abroad na talaga naman gusto natin pasayahin sila kasi malamang sa iba din nasa bahay lang because of this pandemic. So, talagang kailangan tayo ng di magtutulungan sa isa't isa, kapwa Pilipino. Basta ang importante lang po, makita po namin yung inyong mga ngiti, ang inyong mga saya, yes. Na patuloy po kayo nakasuporta, dun lang po panalong-panalo na kami. Hindi nyo man po, hindi man po natin mapanood sa telebisyon, kahit sa online. Ang importante po, abot po namin yung mga puso ninyo, di ba? Yun ang importante. Abot namin yung puso para sa ating lahat. Oo, ang bongong-bongong siya ng kahapon nga eh, first guesting namin ni Ivory sa DC. Oo. Oh. Ay, ano yung pala, painter yung pala tayo. Sa akin, it's me, Sir Winnie, and of course, Sir Ariel. Kaso ng staff po bongga. Nagtiwala, nagbigay ng kanilang panahon, pasesa na, pero maraming salamat dahil nako, hindi po namin ito bibitawan. Kakapitan po natin ito. Kakapitan natin ito, mga kapamilya. Alright. May isa pa na pumasok na ano. O, mamaya, di ba? Kailangan. Showtime ito. Connect pala mamaya. 5 million. Ako, ayo, o. Kayo yung mention namin kanina. Nako, kung saan makakapuntuhan natin ang maglang OFW sa Sobri. Showtimers mula Canada and Maryland, USA. Kung saan Manitoba yan, o tayo. Basta bonggong-bonggong. Tapos si, nasa Washington naman si ano. Basta dalawa, Maryland. Maryland at Washington. Parang aliw to, ipagpuhan namin, mga mothers sila, na talaga naman maganda ang experience. Eh. Para na matagal na rin. Matagal na rin sa abroad. At dami na rin mga pansin na kapuntahan din. Nakakatuwa. At least na lang. At the same time, magkakonektado sila. Kaya nga yung term na Showtime Connect. Yung imo, nasa Canada, nasa US. Last time, meron tayong from Oman and meron from Thailand. Oh. Na talaga napapakonekta natin. For sure, magpukuhaan niya ng info. May isa pa tayong kaibigan na galing din ang US, di ba? Sa kausap niya naman, taga Bahrain. Di ba? Yung style, Oman, taga Oman. Ay, taga Oman si Carlo, saka si Miss Marla. Ay, nakompit to. Oo. So, minsan kasi, di ba, kaya parang nagka-connect-connect na sila. Kaya ito po talaga yung purpose, yung goal ng Showtime Connect to make to reach out ang isa't isa kahit na malayo. Di ba? Malayo, katulad malayo. So, maiat eh. Sino? Ah. Si Marla. Si Marla o si Carlo. Yung babae pala. Interesado pa. And then mamaya yun, every Monday and Wednesday, every 5 p.m. yun naman po, tutukan po natin sa live. Kasi, mag-feel nyo, yung ba-inspired kayo, at the same time po,
mapipil nyo na importanteng malaman araw-araw ang kalagayan at kapamilya. Kasi, saka mababa, meron din kasi kami ano doon, na gimmick game doon, na papakita namin yung mga pictures ng kanilang mga journey sa ibang bansa. At the same time, yung mga tao rito sa Pilipinas na kanilang mga kapamilya, naiiyak sila, nagkakaroon sila ng iyakan time. Iyakan time. Oh, ito ba yun? Or sa mga tipo, na, may iyakan time talaga. Kukulitin na yung mga puso. Kasi yun ang gusto namin mag-upin sa kanila na malapit lang tayo sa kanila. Okay, oh. Iba mga nasa abroad ako, malay nyo kayo na susunod namin interviewin, magkakausapin. And we have a staff, we have our staff na gagawa niyan. Yes. So, as much as possible, gusto po namin makausap lahat. Ang daming Pinoy abroad na mas kailangan na kausap, mas kailangan may kumpasaya sa kanila. At nandito po kami ayaw. To do that, of course, at tulong na ating mga short-time online-ers na nakatutok at patuloy na tututok at patuloy na dumututok sa amin. Yes. At tututok pa rin ang tututok. Dahil mamaya, bye-bye Guri and Patrick Kiros. Oo. Dahil mga dumalabas ng mga series, na ang sarap-sarap din tutukan ng mga series ito at panoorin kasi nakapagod vibe. Diba? And sa mga susunod pa, ang kwento, kanina nakausap natin ng Dida sa Kumusta Bro BL series, the first interactive digital show na kakaiba kasi very advanced. Kasi nga ngayon tayo ang teknolohiya natin, bonggang-bongga, kailangan natin sumabay sa pacing. Oo. So, ayan. Dahil dyan, basahin muna natin ang mga komento. Wait lang. Eto na. Mula naman kay Miss Lani Amante. Tuloy lang ang saya mga kapamilya. Kahit di kayo napapanood sa Twitter namang FB. Oo, tama. Tama yan. May mga social media accounts naman kayo. I-type nyo lang po sa inyong mga sa search bar ang It's Showtime, lalabas na po yun doon. Tapos may nakaganon po doon, i-like nyo agad. Huwag yes. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik sa like and then follow. Tapos ang ano, di ba mga kapatid? So mamaya, ako magkikita-kita pa po tayo patuloy lang pumapit, panoorin natin ang last segment. Next na, of course, siyempre. Mamaya, bye, Guri and Patrick. Magbabalik pa rin kami dito sa Break Time sa Showtime. And again, welcome back to Break Time sa Showtime! Nandito na tayo sa pinakakaabangan ng lahat. Oo, gaya ng pinangako, as promised, may bisita po tayo ngayon na talagang Mamaya-maya na kakakiligan. Oo, makakilala natin sila. Ito, ito kasi nga pinako namin sa inyo actually trending today, no? Trending. Yes. Maraming salamat sa mga fans at mga supporters ng dalawa nating bisita. Ang kailangan nyo nung paglagay yata, hashtag Patbury on Showtime Online. So, hashtag Patbury on Showtime Online. Oh, yeah, number 9 na po tayo. Salamat. Continue to tweet para mag number 1 tayo. Mga Showtime kasama pa rin. Showtime kasama pa rin. Nakakaloka talaga. Patuloy sa pagkapit at pagtutok sa atin ng mga Showtime Onliners. Maraming salamat. Sobrang kami po ay natutuwa. Sa kayo lang ay nandiyan. Ayan, gusto lang po namin bring out sa inyo ang positive vibes at kilig dahil ang makakausap natin ngayon. Oo, maya-maya. Kikiligin kayo, maya-maya lang. Pero still, para kasamahan nyo kami sa kikiligin ngayong araw na to dahil gumamit pa rin tayo ng Showtime, ay na-hashtag natin, hashtag Showtime kasama pa rin. Oh, and don't forget later on to watch our Showtime Connect at 5 p.m. after the show. Siyempre, mangilan-ilang sandali lamang. E, balik kayo sa online ano namin platform. And you watch Showtime Connect. Yes. Yeah. Of course, siyempre, again, mapapanood po kami sa YouTube. Of course, Showtime Online Universe. Facebook, Twitter, Instagram, it's Showtime na. Kapamilya Channel, TFT, iWant.ph at Kapamilya Online Live. Huwag kalimutan lang po mag-click ng notification bell. Para updated po kayo sa nangyayari sa amin. May palakpakan ang dami kasi kasama natin. Ito na, gusto rin tumutok na ako. Gusto rin tumutok sa kakausapin natin ngayon na kakausapin natin. Ready ka na ba? Ready na ako. Kaya lang kasi talagang inaano ko pa, dinadamdam ko pa kasi. Dinadamdam o dinadama? Dinadama. Dinadama. Panood ko kasi yung series at saka yung mga episodes na talaga naman ako nakakabagets. Hindi na ako makapag-hitay. Gusto ko na sila makausap. Ivory. Yes. Katunog mo yung pangalan. Without further ado, tawagin na natin ang dalawang cast. Of course, ng Hello Strangers, ang Patbury, of course, Patrick Kiros, and Fivery! Palakpakan! Hello po! Hello po! Hello! Kamusta po? Meron pa yung pa-entry dyan ng kanta. Ang sarap ang kanta. Oh.
Kamusta po? Yan kasi yung kanta rin, ano? Official soundtrack yata yung Heroes Stranger, I believe. Tapos ang kumanta ay nag-isa si Patrick Heroes. Napakaganda ng buhay. Ayos po, actually, kinover ko lang siya. Si Seth talaga. Seth Fedelin ang kumanta niya. Bongga, ang ganda ng boses. Pogi na, ang ganda pa ng boses. Kumaking, maganda pa. Paano na kami? Ay, grabe, ang gaganda niyo rin naman. Ivory ang pangalan ko. Ano, Ivory talulog. Ako yung Patrick, ang iba talaga yung pagkamangha and ang dami yung fans dahil trendy kayo today. Yay! Yeah. No? Thank you pala! O, pasalamatan po aming mga fans and of course, mag-hype po kayo sa mga Showtime Onliners na talagang inabangan at patuloy na tumututok ngayon sa ating guesting sa inyo. Ayan, Patrick. Go, Patrick. Go, V. Sige, sige. Ladies first. Gusto ko na kami. Ladies first. Dalawa. Alam mo yung parang kayo. Ah. Go. Sino ba una? Ako na lang po. I volunteer. Okay. Ayan. Hello po. Kumusta po kayong lahat mga Showtime Onliners? Maraming salamat po sa panonood and maraming salamat din po sa pagpapatrend ng ano nga yung ano? Anong tagline? Patbury. Showtime Online. Yes. Yes. Thank you so much sa aming sa aking believers and sa fans ni Patrick and sa Patbury fans. Thank you so much. We love you guys. Yes! Yan. Hello po sa mga Showtime Onliners natin na nanonood ngayon dyan. Mga kapamilya, kamusta po kayo lahat? And of course, I just want to say thank you sa mga nagpapatrend po sa atin on Twitter, Patbury on Showtime Online. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin. Patbury sa mga individual supporters namin from the bottom of our hearts. Salamat po. Ayan, wow. Syempre talagang kayo naman ay talagang hindi mawawala ng support. Madadagdag-dagdagan pa dahil ikaw mismo napanood mo ang episode na to na talagang ako kagabi halos tinutukan ko yung mga episodes. So far parang 6 episodes pa lang napanood ko. And sobrang nakakatilig, parang feeling ko 14 years old ako. 14 years. Parang hindi pa burang na hindi nakakabagyan. Nakakabagyan talaga. Tapos ang ganda ng video. Kasi yung mga kabataan nila, ganun yung parang experience din natin. Uy, wala. Hindi mo na-experience to. Hindi ko wala experience. Kasi yung time na naglalako ako ng tinapay. Sila iba na ngayon. Sige, magpapagkuhan lang tayo. Patrick and Vibory, magpulita ng konti. Meron kami mga konti feeling for you guys. Para naman mamasaya din natin ang mga Showtime Online. Sa talagang nakatutok ngayon, kapit na kapit, walang bumibitaw. Oo. Abang na abang sa ito. So, kumustahin muna natin sila. Go. Kumustahin muna natin. Sige, ngayon, because of this pandemic, ano ang inyong mga pinagkakaabalahan sa inyong mga bahay-bahay? Patrick? Ito, mabuti naman po actually, I'm with my grandma. Actually, mga pinsan ko bumibisita rin dito kasi kabilang bahay lang din naman sila. I get to spend a lot of time with my family and of course, yung mga pinsan ko. Kasi, you know, catching up with them, di ba, kahit paminsan-minsan lang naman. Kasi, di ba, it's been really stressful sa pandemic na to, lagi nasa bahay. Pero at least meron naman po kaming marami, beside hanging out with my family, spending time with them, meron din po kaming at least opportunities na nag-open sa amin. And we're really grateful for that. Wait, hello, stranger. Okay. Isa na po dyan. Oh, okay. Kasi di ba, Patrick, sa panahon ngayon talaga, somehow, we were all affected by this pandemic. Pero eye-opener din, parang mas magkaroon ka na mas marami time with yourself and your family, na mas lalo kayo naman yung ka-close. May ma-discover pa sa sarili mo na kaya mo palang magluto, pag-gardening, yung kausap namin. So, that's goal, at least for that day. Yeah. How about you? Vibory, ikaw. Ano po, I'm actually here with my family po sa Bohol Province. Wala po ako sa Manila ngayon. At nagwapa, masaya. Ay, mas gwapa ka. Dagang salamat. So, kasama ko po yung family ko dito. We're currently MGCQ. So, sakto lang. Hindi naman masyadong mahigpit yung place namin dito. But of course, as much as possible, we have to stay at home kasi if you're protecting yourself, that also means that you're protecting others, di ba? And aside from spending my time with my family, may mga classes po kami sa Rise Artist Studio. Kasama din po namin ni Patrick actually mga iba pang artists sa Rise. So, ayun po yung pinagkakaabalahan talaga namin during this time po. That's good. That's good. Pero with this time of new normal, itong nangyari sa atin, di ba? Siyempre, hindi naman tayo sanay na from the beginning talagang
ano tayo, busy tayo outside, hindi tayo ano. Mm-hmm. Ano yung parang naging big adjustments ninyo sa new normal? Para as a teenager, ano yung big adjustments sa new normal situation na? Sir Patrick, ikaw muna. Ako siguro ang dami, but para kasing ang bilis lang ng pangyayari. Parang kahapon lang, parang nung isang araw lang, 'di ba? Normal lahat, nakakapunta pa tayo, nakaka-hangout pa tayo with our friends. Tapos kinabukasan parang actually birthday ko 'yon time na 'yon, nung March 14 'yon. And then 2 days after that, doon bigla na nga nag-community quarantine. So, parang nagulat din ako kasi ni-spend ko yung birthday ko doon sa bahay na lang. Syempre hindi na rin kami makalabas kasi nga kumakalat na nga yung virus noon time na yon. Ang daming adjustment, pero of course hindi naman tayo pwedeng magpatalo dito. Kakayanin natin, 'di ba? So positive lang, you know, with our family, with the help of our family and friends, nandiyan pa rin yung suporta kahit through virtual lang, you know, kahit Zoom video call or you know, Facebook call. Masaya pa rin at least, 'di ba? Nakakabawi kahit paano. Tama. Kailangan positive lang kasi yun ang panghahawakan natin ng hope and yung faith natin na matatapos din ang lahat. Yeah. Yan ang importante. Bible reading. Siyempre, matatapos din to. At hindi lang natin alam, but still, topic lang at higit sa lahat, pray lang all. Yeah. Miss Bible, ikaw? Ano po, ang dami din namang mga limitation syempre, like work, hindi na kami nakapag-work outside, like talagang work from home na lang tayong lahat. And then ayun, bawas muna sa mga gala-gala ganyan. Pero ayun nga, since andito kami sa Bohol, unlike dyan sa Manila na talagang maraming cases, we can still go outside as long as importante yung gagawin namin. So ayun. Yung lang din kailangan na bawas. Iwasan yung gala-gala kasi dyan nagkakaroon ng parang problema, di ba? Mas maganda sa lang din sa pata. Parang din, para rin naman sa atin lahat. We just hope na maayos din ang lahat and bumalik sa normal. Do kailangan syempre time and again, pray lang. Tama naman si Patrick and si Vibory. Ngayon naman syempre, tututukan namin dahil inaabangan itong Hello Stranger kasi nakapanood ako ng isang vlogger, I don't know, from Indonesia or Malaysia na binablog itong parang Hello per Stranger episode, meron siyang reaction. Nakatawa kasi, you're not just affecting yung mga youngsters dito sa Philippines, meron din naapektuhan ng mga vloggers abroad na ganun pala nga trend eh. Kaya, very interesting natutukan ng inyong episode. At kwentuhan niyo naman kami about sa series na to na Hello Stranger. Patrick, Actually ako po hindi ko rin expect na ganito talaga yung mangyayari. Nakakagulat sa part ko kasi yung binibigay po naming suporta sa LGBTQ family is grabe rin yung pagbato nila pabalik sa amin. Kaya nagulat din po ako. Hindi ko po in-expect na we're gonna go international din, na mapapansin din kami sa international dun sa iba't ibang bansa rin. Nakakatuwa po kasi 'di ba, syempre wala kami talagang wala sa isip ko, wala po sa isip ko 'yon. Wala talaga sa isip ko na mangyayari 'yon. So nagulat talaga ako. Hindi pa nagsisink in tayo yung ganito. Hindi pa po kasi actually ako yung mga reaction videos, gabi-gabi ko 'yan pinapanood kung meron pang mag-react sa Ang dami nila actually. Nakaka-overwhelm po and ayun, thankful lang and really grateful for what's happening now. Ako, that's good. Wow. Ay, talaga ang dami nag-aabang sa YouTube. Mabait ka kasi at saka gwapo ka. So, you're blessed. So, tayo hindi. Ito pa. Grabe na. Kala mo naman. Nilalagpasan kami. Pati tayo dun sa gwapo at maganda. Later na lang tayo. Galingan yung papa. Later na lang. Napatawa lang namin. Si Miss Vibory naman. Miss Vibory, ikaw. Ano naman yung mo? Yung parang naging pakiramdam mo kasi ito nagtitrend ngayon. Ganun rin po, overwhelmed and sobrang unexpected po yung reactions ng mga tao kasi hindi lang sa Philippines, like may mga international fans na rin kami, so nakakatuwa lang kasi
it's something new. Bago talaga itong ginagawa natin ngayon na work from home and like hindi kami nagkaka-work personally. So, masaya. Sobrang thankful ako na nangyari itong project na to. And of course, thank you sa Black Sheep, sa aming Rice family for giving us this opportunity to show what we have, showcase yes. Our talents, and maka-inspire and maka-entertain din sa mga tao ngayon, lalo na kasi we're currently experiencing a difficult time, di ba? Yes. Wow. Maganda rin yun na ganyan nag-thumb up kasi habang nasa bahay, di ba, nag-enjoy ka kasi hindi ka naman pwedeng kiligin sa labas. Sa loob ka na lang ng bahay, kiligin, di ba? Tsaka ang hirap kiligin na wala ka ng apartment. Ang sagwa pag kinikilig ako. Kinikilig lang ako sa ibang bagay. Sa sarili ko na. Pero hindi, nung pinanood ko, nakakabagay na nakakilig. Kasi syempre gusto rin malaman ng iba natin mga total mga tanyo sa malamang ba? Let's say hindi pa siguro natatapos pang episode o yung iba. Ngayon pa lang nahikaya talaga na tumutok dahil nga ang ganda ng nangyayari at base sa kwentuhan natin. Kwentuhan naman kami ng konti lang about sa series sa character na to. Sa character din yung dalawa. Kaya natin si Sir Patrick. Ako naman po si Seth actually. Si Seth. Yes. Medyo malayo sa akin si Seth eh. Si Seth kasi actually... Weh. Kasi nur... Grabe ka. Hindi kasi yung character ni Seth. Yung character kasi ni Seth, ano siya, nerdy-nerdy siya sa school. Magkakaklase yan eh. Sila Miko, sila Kukai. Sila Kukai, si Seth, si Junjun. Ayan, apat kami ron actually. And actually... Si Sef kasi parang kapag may feeling siya, kinatago niya eh. Ganun si Sef. That's like, ayun si Sef talaga. Oh, dinadaan niya sa asar. Actually, ano? Takanong. Tarama, takanong sabihin ng iba. Grabe kayo. Ano daw? Hindi. Ano, ayun. Pag-blush siya, ano? Hindi naman. Wala ka na ngayon. Ako rin eh. Hindi siya nang mula lang. Grabe naman. Hindi yung pagkaan, parang niluluko. Hindi ko tuloy ma-explain na maayos. Hindi, si Seth kasi... So, wala pa rin, Patrick. Go, sir. Si Seth naman po kasi, si Seth yung parang nerdy na pagkadating sa campus, nerd siya, pero may dating, may swag, kumbaga. So, pag nakita ka ng... sa character po ni Seth, med nerdy siya, pero may dating. Yung parang nerd siya pero may astig kumbaga yung datingan niya. And he doesn't know. Nerd, kasi before, when you're nerd, typically you're wearing eyeglasses, parang timid, yes. Sa school. Pero siya kasi may angas eh. May angas. Yes. And kapag ka nerd ka kasi, you don't feel the urge na parang pogi ka, ganyan. Hindi feel talaga din ni Seth na ano siya, na ganun yung, na he could be like attractive as well. And, ayun. Ganun lang. Si Kukai naman, ayan, nagkakagusto. Kukai! Ano po, wait lang. So basically, yung Hello Stranger, it's just about two boys falling in love. So bale, hindi nila alam na parang mangyayari talaga yun sa kanila. And then yung character ko po dito, si Kukai, ayan, barkada po ako ni Miko. Kasama ko dyan si Sef at saka si Junjun. So bale, apat po kami. Kami yung the young Padawans. Ganon. Ba't young Padawans? Easy po eh. Ba't young Padawans? I don't know. Ano siya? Parang it's ano kasi, yung reference niya is yung Star Wars. Mm-hmm. Oo, like parang... like mga yung Jedi na parang tinitrain. Oo, parang yun kaya pala one time na parang may game kayo, lockdown game something, tapos sagot mo yon yung parang series na ano, The Last yes, Jedi okay. Something. Sorry. And then nakaano kami noon, parang naka Star Wars outfit kami noon, di ba? Ayun. Oo, yung mga pa-coat-coat, ganyan. Mm-hmm. So, si Kukai dito, ayun, bubbly siya, tapos may gusto siya, may... Long time crush siya kay Miko. Matagalan niyang crush talaga si Miko ever since nagka-classmate sila. And then, ayun, masayahin siya. Tapos, ganun talaga usually nakikita niyo kay Kukai. Pero once na masaktan siya, alam mo yung parang nasasaktan talaga siya. Pero minsan, tinatago niya pa rin kasi syempre ayaw niya pa rin maapektuhan yung barkada, yung friendship namin, ganyan. So, bale, ganun pa si Kukai. Kukai, yeah. Ba't kasi si Miko? Joke. Alam mo, Seth? Joke. Parang sa nanay ni Miko na
nanay na lagi nagagalit. Lagi nagagalit. Natutuwa ako doon yung sa background. Mika, hi, Mika! Yung sinampay, check. Yung pang ibang characters kasama niya, siyempre nabanggit niya na si Dillian. Nabanggit niya na si Kate Alcantara, yung iba pang characters. Meron pa po bang merong character na lagi nasasama doon. O, nasa'yo doon sa teacher nung dalawa. Si Mama, yung makulit. Miss Christina. Yeah. Christina Moran. First, si Ate Mayan talaga yun. Kasama namin, syempre, yung mabida, si na Tony, si JC, tsaka si, si Patrick, and then si Migs Almendra, si Ate Jillian, and then si Ate Mayan, yung si Miss Tina. Yes, yes. Yung makulit na teacher. Saan nga pala? Siyempre, maraming nagtatanong din at maraming nakaabang na ngayon kung saan pala mapapanood at paano mapapanood ang Hello Strangers na to. Ayan, so bali napapanood po ang Hello Strangers sa YouTube channel ng Black Sheep and then sa Facebook page din po ng Black Sheep. Every Wednesday po yan, 8:30 p.m. So bali mamaya, meron po ulit na episode. Sana po abangan ninyo. Yeah. Ayan guys, sa Black Sheep's YouTube and Facebook account, sabi ni V. Pero ako naman, pwede bang magtanong ako sa inyo? Sige, sure. Ayan, okay lang ba yun? Huwag lang makasir ha, kasi mahilap. Fan ba kayo ng Hello Stranger? Ako, oo. Oo. Nagsastart pa lang siya tutukan yung mga episode, pero may napanood ka siya. Oo, kasi kagabi, nanonood ako, kaya lang natulog ako. So yes, Wala na, yun lang. Nakakatuwa kasi. Na. Thank you for supporting Hello Stranger talaga. Nakakatuwa. May chance pa kayong mag-binge watch. Like, yes! Panoorin nyo from episode 1 hanggang ano. Yes! Ako na-watch ko na lahat. Na-watch ko na lahat. Tinutukan ko talaga. Oh, thank you! Pagalo kayong parang ano pong favorite ano nyo? Favorite scene nyo dun sa Hello Stranger? Favorite scene ko, paano ba to? Kay Jace niya tsaka kay Tony. Oh. Parang na-assign niya si Miko na may gusto ka ba sa akin? Parang gano'n. Alam niyo po, feeling ko pag si Vibory nanonood doon, kilig na kilig yan. Yung wala na siyang mata, yung nakaganito na yung mata niya sa sobrang siya. Tapos yung medyo nasad lang din ako nung si Vibory ay parang nag-propose din kay Miko na gusto kita. Tapos hanggang friend zone. Oo, medyo. Pero maganda, ang galing. Yun ang galing yung paborito ko. Pero syempre, may mga part na ganun talaga. Minsan, ako nga nagtatanong ako pag gano'n. Na-friendzone ka ba? Ha? Na-friendzone ka ba? Marami. Yung alien na kasi nakakala. So, parang apat yun. Alright, si Patrick naman yun sa inyo yung sina gusto ko. Yung parang nag-umaamin ka ng feelings mo sa kay Bible na parang nagtukupay na pinapanin yung camera tapos tumuli. Yung langgam daw, yung may langgam daw, wala namang langgam. Oo, may langgam. Tapos parang siyang nadunas, so siya. Ang cute kaya kala mo, hindi ko alam. Ang cute ton, Patrick. Grabe, ang cute ni Patrick to. Sa assignment ba to? Or project? Anyway, parang na-hook na tuloy kami. Gusto ko na-hook na-hook sa kwentuhan. Ngayon naman, kami naman ang magpapalaro sa ito. Yes. Kung kanina kayo nagtanong sa amin, compatibility game tayo, ha? Okay. Lang to. Anong gagawin? Parang gimmick game lang to. Compatibility game. Meron kayong ano dyan, mga piece of paper kayo and mga ano dyan, content. Para may sabot-sabot, sasabot sila. Tingnan natin kung how compatible. Sorry, wait lang. Hanapin ko yung aking pen. Ayan, sa po sa mga fans nakatutok at kapit-kapit pa rin po sa amin ngayon. Ako, very interesting kung episode namin. No, dami. May mga nag-message. May babasahin na ako. Sorry for you guys. Iba-iba. Ako ngayon, super fan na ako ng Patbury. Ay, salamat. Matutuwa na Patbury supporters natin. Thank you. Yes. So, after ko mag-ano. So, yan. Ito na ha. Compatibility test. Okay, ang mangyayari. May two choices na pagpipilian kayong dalawa, alright? So may bibigay kami, ngayon pareho kayong sasagot, how compatible you are kung pareho kayong gusto, or malamang magkaiba, which is pwede naman din. So simulan natin, Ivory. Or ako na muna, sige. So ito, papipiliin ko kayo, anong gusto nyo or malamang favorite pet? Dog or cat? In 3, 2, 1. Tapos sasabihin ko ako naman magpapalaro na in 1, 2, 3, raise your answers. Okay, ready? In 1, 2, 3. Raise your answers. Ay, hindi kita. Okay, dog.
Dog si Vivory, si Pat. Dog din. Medyo... Ay, naku. It's a man. Umanyalo, yun. Hindi, meron kasi si Vivory, ano, meron siyang, ano, puppy, si Kenji. Kenji din. Nandiyan pa si Kenji. Wala, tulog. At sabi, tulog. Kenji! Kami may puppy din kami, oy. Wala, ano pangalan niya? Ano pa pangalan nito? Pepper. Parang nakahanap lang nila dyan sa ano eh. Sa lugar nila. Parang wala nila. Parang hindi Bakit hindi niya alam? Alaga. Hindi niya tapet yan eh. Parang kinuha nyo lang yata sa gilid-gilid. Bigyan dumaan lang, kinuha na lang. Kaya pala. Tapos din kami, akala aso kami. Parang... Bullet. Alright, sige. Next question. So match sila sa unang ano. Okay. So second na nila tayo. Choices. Ito. Is it a movie date or a dinner date? Ay, movie date or dinner. Okay. In 1, 2, 3, go. Anong gusto? Movie date ako. Ano? Ay, kasi ayoko nakikita. Eh, madali di ba pag nasa kaya? Sa bagay, madali yung... Pag dinner date, magkaharap kayo. Nagulat siya, wala nang kasama ko. Hindi naman pa ako. O, silang dalawa kaya, ano ang kasagutan? Ano kaya? Raise your answer. Kung natatagalan si Patrick sa sagot. Okay, in 1, 2, 3, go! Hindi kasi yung pen. Yung pen ko, ano? Ano yan? Ah! Ano ang answer mo, Pat? Dinner date. Ay, pareho sila. Dinner date. Sa dinner date, Patrick, ay, Vivory. So, it's a... Match! Pero mahilig ako sa mga movies. Kaso syempre, di ba, parang mas makakausap mo yung, yes, yung kasama mo kapag hindi niya. Pero pwede rin naman, like di ba? Pwede rin naman. Pwede lang, dinner after movie. Or nag-movie kayo while having dinner. Oh, pwede rin. Dinner, kasi ikaw ba may sayo? Ano ba sayo? Ako dinner nga. Ayoko ng dinner, kasi pag dinner, after dinner, ako naman mag-pay after. Ako ayoko rin ng dinner kasi... Hindi kami kumakain na sa gabi kasi wala na. Ang tanghali lang. Nakikita nila kung gaano kakatakaw. Hindi, eh. Pero sabi daw kasi ano, sa sinehan, no? Paano yan? Ako sa movie date ako kasi nga, para madilim, di ako nakikita. Patay kasi may nakadate ako, nag-dinner kami. Oo. Tawan-tawa naman. Sorry. Ako, grabe ka naman sa'yo. Kasi, isang beses nga, Patrick, nanonood sila ng sine, yung kasama niya, tumayo na, hinahanap kasama niya. Asan yung kasama ko? Natatakot na ako. Alright, proceed tayo. Sa next question. Ganda na kaya ng kulay mo. Love ko. Ay, salamat po. Okay, yung nanay ko. So, ito na yung ating next pagpipilian. Okay. Is it a sunrise or sunset? Okay, in 1, 2, 3, go. Ako ba? Ikaw, ano naman sa'yo? Sunset pa rin ako para padilim naman. Kung puro pa itim, padilim yung sa'yo. Eh, ano ko na? Ah, sa bagay. Ako gusto ko rin ang sunset. So, parang, ang ganda kasi ng view kapag sunset. Tapos nasa, ano kayo, nasa malapit sa beach. Tama. Ay, okay, ready? Dilinis ka lang pala. Ipapuso sila. Ay, hindi pa pala siya ng kanya. Answer in 1, 2, 3, go. Yes. Sunset. Sunset. Sunrise. Oo. Bakit sunrise ay Vivory? Wala, kasi parang a new day, new hope, ganun. Bagong pag-asa tayo. And of course, si Patrick naman. Sunset, sunset naman ako. Maganda niyo yung sunset, though. Actually, both. Kasi, magkasama pa, naman kami. Magkasama kami. So, sa sunrise, magkasama kami sa sunset. Ay! Kaya? Ano ba yun? Anong sabihin? Anong sabihin? Wala. Pero not a match kasi siyempre sunset katapos. So sunset. Last question tayo ha. Okay. For compatibility test question, last question ako. Pag mas marami na sagot sila na nag-match, bonggang-bongga. Okay. So ito, madali lang to. Hug or kiss? Yan, okay. Hug or kiss in 1, 2, 3. And... Diba bawal ngayon yun? Okay. Kaya nga eh. Pero kung okay. Hindi bawal. Kung papipiliin lang naman, halimbawa, hug or kiss. Kapag normal naman. Normal. Hug or kiss. Ako, ikaw, hug na lang. At sabali, ako rin hug na lang. Kasi para mas feel ko yung... Gano'ng letters lang, apat na letters lang. Apat. Ay, apat ka? Ay. Tatlo ako. Oh, okay, so hug si Vivory and si Patrick, ay, kiss. Hugs. May S akin. Ah, ang maraming hugs. Gusto ko kasi maraming hugs. Ayoko isa. Grabe, ganun na rin yun. Siyempre, plural lang yung sa'yo.
Oo, ba yan? Pangako ko sa'yo na wala mag-iba. Ang sarap ng lahat. At sobrang nakakakilig naman. Parang match eh, no? Kasi mas marami silang nasagot na pareho. Talagang match na match! Ako. At para matutukan ang pagiging match na match at yung chemistry na meron talaga itong dalawa. Mga Showtime Onliners, again, tumutok lang po at abangan ang mga bago pang episodes na darating at gagawin. Mamaya, meron na. Yes, mamaya. So this is your chance, of course, siyempre to plug ang ating natin. Hello Strangers. Ayan, iunay natin Sir Patrick. Patrick, go. Invite natin sila. Ayan guys, Hello Stranger po. Mamayang gabi po yan. Every Wednesday po kami naglalabas ng new episodes at 8:30 p.m. Yes, on Black Sheep Facebook and YouTube account. So sana subaybayan niyo po yan. Tonight po, meron po tayong new episode. Yes! And I'll also add, we'll be having a fan meet soon ngayong August 14. So sana po, abangan niyo po for more details ang aming mga social media accounts. Yeah. Yes, mamaya may chance kayong pagbitin ng mga social media. Oh, you can tell them that na. Oh, pwede naman na. Shoutouts na tayo. Shoutouts na follow. Yes. You can follow us on our social media accounts. My Twitter and Instagram is @Vivery. YouTube account ko din, Vivery. And Facebook page ko, official. Vivery official. Okay. Thank you, Vivery. And of course, Patrick, yung mga social media account. Yes po, Facebook and Instagram and Twitter account ko is Patrick Quiroz _ and my Facebook is fan page is Patrick Quiroz and my YouTube is Patrick Quiroz. Ayan. All right. Baka may mga TikTok kayo, TikTok kasi ba? No, pina-follow natin. Yun, by Raiden. By Raiden. Akin naman, Patrick Quiroz 2. Ang ganda nung sa kanya, no, Vibory lang nakuha niya yun. Yes. Okay. Nakapangalan. Kasi bawal kasi magkailangan mo nakalagay talaga sa pangarap. Bongga-bongga yan. So, ayan, malamang tututukan at ipapalo kayo na at Showtime Onliner. So, ayun, maka may playback tayo. Meron po tayo mapapanood ang ating mga Showtime Onliner. Oo, pero basahin mo na natin saglito yung ano, yung kilabay. Dahil trending na po tayo number 9 on Philippine Trends Factory on Showtime Online. Yay! Oh, thank you! Ay, may isin tayo na mapapanood ng mga Showtime Onliners sa kanilang mga bahay-bahay. Let's go watch this. Or poster na makikita. Yes. Ay, okay. So, syempre, nako, ito. Ah, napakita na pa na. Hindi kasi, gusto ko rin makita later on ulit. Oo, ulitin natin. But still, nako na kami po, ni Ebony, nagpapasalamat kami kasi dalawa kayo sa talaga nagpakilig, hindi lang sa maraming mga people na nanonood ngayon. Kami po pinakilig nyo. Parang makakabata. Sarap mag-entertain. Kasi everyday, ang sarap magmahal, ang sarap kilikin. Kailangan i-avoid natin ang negativity. We watch more of this. Sana mas marami pang episodes kasi, again, hindi lang nakaka-impact sa mga tao dito sa Philippines, sa mga madlang people, Showtime Online, even abroad. Kaya, very inspiring ang inyong story. Kaya naman, but I know for sure na lalago, dadami pa episode, bobongga pa. And yung inyong growth, yung career, for sure, bobongga pa kasi ang gagaling marketing ng dalawang po. And we wish all. Salamat po. And thank you, thank you. Maraming salamat po. Ang comments sa Po, nandiyan sa ano. Maraming salamat po. Kasi, dahil yung kasama natin tong dalawa, di ba? As in na, ang gwapo ni Patrick, ang gagaling ni Spike. Sabi ni Kinga, nakakapilip po kayo, Patbury. Ayan, go. Sabi ni Nita, Sir Dena, lakas talaga ng chemistry ng Patbury. Sabi naman ni Alpha Max, ganda ng speaking voice ni Vivory. Ay, salad ka. Ay, ito pala. Patanong nga po kung naniligaw na si Patrick kay B. Lo. Grabe. Wala. Hindi, pero ako lang. Ang sabihin ko lang dyan is I'm really grateful that I'm working. Okay. Totoo naman. Siyempre, we're grateful na we're able to work with each other and other people as well. Diba? So, marami pong salamat ulit. Ako po, salamat ulit. Thank you. Isang honor na makakusap namin kayong dalawa. Ang sarap sa feeling na ganito. Parang gusto kong umibig ulit. Lumabas. Magmahal. Okay. Thank you so much sa inyong dalawa. More power and God bless.
us all. Yes. At thank you for having us. Thank you. Yes. Tutukan niyo ulit kami bukas, of course, dahil this is our show. This is our time. Kapamilya Forever is Break Time sa Showtime!